Ang pilot implementation ng single ticketing system sa limang lungsod sa Metro Manila ay naging positibo raw po ang feedback sa unang linggo. Ayon sa MMDA, naging matagumpay ang pilot week ng STS kaya't itutuunan nilang atensyon sa pagpapabuti pa lalo ng sistema. Kaugnay po niyan, alamin natin ang buong detalye mula kay San Juan City Mayor Francis Zamora at chairman din po ng Metro Manila Council. Mayor, magandang morning po sa inyo. Welcome back to Sakto. Kumusta ho kayo? Yes, magandang umaga, Johnson, at maraming salamat muli sa pag-imbita sa Sakto sa DZMM. Opo. Meron na ho ba tayong figures? Gaano karami ang natikitan doon sa pilot testing ng single ticketing system? Dito po sa San Juan, over 100 violators po, no? At doon naman po sa nag-roll out sa ibang lungsod, more or less a total of 1,000 in the first 3 days. Yan po ay base sa aming pagpupulong noong Biyernes at gaya ng intro po ninyo, no? Na sinabi nyo ngayon lamang, naging maganda at maayos po ang unang tatlong araw ng pag-roll out natin ng single ticketing system. Ang talagang inihintay na lang natin po ngayon ay ang pag-customize ng gadgets per city. At yan naman po ay sa tulong ng MMDA sapagkat sila po ang magbabayad ng ating mga handheld gadgets at devices. Sa inyo ho, Mayor, sa San Juan, kung ikukumpara yung hulihan dati before the single ticketing system, mas dumami bang huli ngayon? Sa totoo lang, medyo mas bumaba po siya, no? Dahil siguro handa rin pong ating mga mamamayan kasi na magkakaroon nga ng bagong patakaran pagdating dito sa paghuhuli. At even from way back a few months ago, di ho ba meron na tayo mga timelines na inilatag. So I believe that the public is aware that there are new systems in place for traffic regulation. Opo. At yun nga ho ang malaking bagay po rito. No? Una-una, yung halaga ng mga multa ay pare-parehas na dito po sa 20 pangkaraniwang violations. Opo. At paglabas nga po ng gadget ng MMDA, it will also enable motorists to pay not just online, Opo. Ngunit on the spot using credit card. Kaya yan po ay isa na namang feature na lalong mas makapagbibigyan ng convenience sa ating mga mamamayan. Opo. Dito naman po sa San Juan, meron tayong QR code na ginagamit using our own gadget. Ngunit pagdating nga po ng gadgets mula sa MMDA, ay yun na po ang aming gagamitin. Opo. So kinu-customize na lang po ito. Yan naman po ay base sa ulat po ni Chairman Artes ng MMDA. Opo. Mayor, nabanggit niyo ho yung gadget. Manggagaling ikaanyo ng MMDA, pero kayo sa San Juan, may sariling gadget. Ibig sabihin po, hindi ho kayo nagdoble gastos tayo doon? Ay, hindi naman po. Yung gadgets po namin ay just for testing purposes. Yun naman po ay hindi naman ganun karami, Johnson. We just have a few gadgets that we're using. Basically, to test yung IT integration. At yung gadgets po kasi na ginagamit, as long as they are compatible with the IT system of LTO, yan po ay hinuhook up lamang. Parang cellphone po, no? May mga ibang cellphone na iba-ibang brand. Ngunit lahat po yan ay nagagamit natin sa mga apps, no? So ganun lang siya, wala akong pinakaiba. At ang MMDA naman po ay sa tulong nga nila, no? They will help us fund these gadgets. So kahit kasi kami, nagagamit namin yan para sa clamping, no? Meron kaming mga iba't ibang mga regulations po na napapagamitan nito. So even our wheel clamping po, yung pagbayad niyan, ay gamit ang gadgets na ito. Sa meeting po ng MMC, hindi ho naman lahat ng enforcer mabibigyan ng gadget. Di ho. Anong ratio ang nakikita po ninyong ideal para sa bawat LGU? Base na rin po sa sinabi ni Chairman Artes, they will rely on the LGU's request. No? Tulad kami sa San Juan, ang aming populasyon ay hindi naman ho kasing laki ng Quezon City o ng Maynila. So it is understandable that Quezon City and Manila will have more traffic enforcers. So, ito po ay bagay na aming susumite sa MMDA. At sabi naman ni Chairman Artes, basta naman po kakayanan ng pondo ng MMDA, they will help procure enough. Prorated po yan sa size ng mga lungsod at sa bilang ng mga traffic enforcers. So Mayor, kailan makakasali na sa single ticketing system ang lahat po ng lungsod at isang bayan sa Metro Manila? Okay, again, ang isasagot po dyan ng inyong lingkod ay in a few weeks po.
integration is still ongoing, yung pag-customize po ng gadget is still ongoing. Ngunit yun yun, napakita na sa publiko ng Biyernes ang itsura nitong gadgets from the MMDA, pati ho yung features na kaya niyang gawin. No? Malaking bagay nyo rito yung convenience sa tao. Dati ho kasi yung online payment option ay available. Ngayon po, credit card payment option ay nandyan na rin. Opo. You can actually pay on the spot already. Opo, opo. Pag nahuli ho kayo. Opo. Nadagdagan na ho ba yung mga partners po ninyo sa online payment bukod dun sa dalawang binanggit po ninyong e-wallet system tsaka land bank? Ang StarPay po kasi ay aming partner sa ating clamping operations. At ang StarPay po kasi is in partnership with so many online payment platforms and online banking systems. Kaya yung mga partner networks po ay on board na. For me po, no, the more options, the better. Dahil napakarami naman po talaga ngayon mga pwede pagbilian na digital payment platforms na siya naman pong mapapakinabangan ating mga mamamayan. So we welcome all possible partners. Ganun din naman po yung mga LGUs. No? We are allowed to partner with all digital payment platforms para mas maraming options po ating mga mamamayan sa pagbayad. Opo, opo. Opo. Lastly, Mayor, bagamat siguro nabanggit na nyo ito sa ibang mga pagkakataon, pero sa mga nag-aabang po ng Wata Wata Festival sa San Juan, wala na raw hong basaan pala, no? Yung Wata Wata po natin sa June 24, tuloy po yan. Except that, yung celebration natin, wala lang po yung basaan. At ako naman po ay nag-desisyon sapagkat nung Biyernes, prinesenta po sa atin ng MWSS, pati po ng Office of Civil Defense, ang ating water situation. At base na po sa kanilang ulat, talagang sa loob lamang ng ilang buwan, ay papasok na po ang El Nino. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig ngayon, yung init po na nararamdaman natin ngayon ay hindi pa po El Nino. Ito ay regular summer heat pa lamang. Mm-hmm. At maaring uminit pa ang panahon sa mga darating na buwan. Kaya dapat po, ngayon pa lang, ay magtipid na tayo ng tubig. Mahirap po kasi na tayo ay gagawa lamang ng hakbang kapag nandiyan na ang El Nino. So, even ahead of the actual El Nino phenomenon, dapat gumagawa na tayo ng hakbang sa pagtitipid. At isa nga po sa nakita natin ay ang pagkansela muna ng basaan. At ako naman po ay naniniwala na naintindihan po ito ng ating mga mamamayan. Pagkat ang ayaw po natin ay magkaroon ng krisis sa tubig kung saan magkakaroon tayo ng rotational water service sa Metro Manila. So we really have to sacrifice a little. Pag gumanda naman po ang panahon sa mga darating na buwan, pagdating ng piyesta sa susunod na taon, kung wala naman tayong water crisis balik o ulit. Water shortage o El Nino, pwede naman natin ibalik po yan. Opo. Ano alternatibo sa nakagawin po ninyong basaan sa Wata Wata Festival? Johnson, noong 2020 at 2021, hindi rin naman po kami nakapagbasaan dahil po sa kasagsagan ng COVID-19. Mm. Ang ginawa po natin ay ang basbasan sa Makabagong San Juan kung saan ang ating patron si San Juan Bautista ay ating inikot na sa pamamagitan ng prosesyon sa iba't ibang barangay ng San Juan. Yan po ating gagawin. Ngunit yung mga street dancing po natin na competition sa June 24 mismo, ganun din po yung sangtong tao na magkakaroon nga ho ng parade ng mga imahe ni San Juan Bautista, ay tuloy pa rin po sapagkat ang mga nabanggit ko ay hindi naman po gumagamit ng tubig. So, only the water component will not be done this year. At yun naman po yung fire truck parade, yung pagbabasa no, ng ating mga mamamayan. Just to give a context to people para maintindihan, bakit pa nagbabasaan sa San Juan? No? Dahil nga po, ang ating minamahal na Hesukristo ay bininyagan po ni San Juan Bautista. So yung pagbinyag po, no, yung sprinkling of water during the baptism of Jesus Christ, yan po ang nagiging essence ng ating basaan. So it is a very symbolic tradition that San Juan has been doing for many, many years. No? At kaya naman po, nagkakaroon tayo ng basaan. Yan po ang significance at essence niya. Alright. Ngunit dahil nga po meron tayong krisis na inaharap po yun sa El Nino, minabuti namin huwag na lang muna gawin sa taong ito. Alright. Mayor, maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga ulit at mag-iingat po kayo. Maraming salamat po, Johnson, at sa DZN ng Teleradio. Thank you po. Si San Juan City Mayor Francis Zamora.
Makasakto! Abay, makisali na po sa ating masayang kwentuhan at kainan dito sa ating Bowl for You! Alam nyo na ang gagawin, log on lang sa joinnow.ph/sakto o kaya naman i-scan ang QR code. Ito po ah. Ay, eto, sumobre yung kamay ko na nakikita nyo sa inyong mga screen right now. Sana ko na tumuturo. Sa'yo lang pala siya. Dito pala. Yan. At sa ating mga kasakto all over the world, kasali kayo ha. Kaya naman, gusto naming marinig ang inyong pulso at sagutin ang aming tanong for today. Naranasan mo bang sumagala sa Flores de Mayo? Ikaw, naranasan mo? Ako siya, meron. Ano ka? Yung konsorte. Konsorte ba yung tawag? Yung maliit. Pag yung bata pa. Ayun. Pero pag medyo pinatiyo na. Yung, meron ako yung naglakad na gamit yung arko. Meron pa yung nakasakay sa kalesa. Oo. Suki ng Flores de Mayo. Ikaw. Nakapag-consulta yung barong ko hanggang din eh.